They had been counted worthy of suffering disgrace for the name. Kaya pag nag-evangelize ka, hindi ka tinanggap, nagsalita ka ng kung ano-ano, naglingkod ka, nagbigay ka, nakarinig ka ng kung ano-ano masakit salita, mag-aniiyak, mag-anak ka, rejoice at bigla. Amen? Tuloy natin ang sunod, ang next verse, meron pa ba? Yan, Romans 8.35, napakaganda niya. Romans 8.35 to 37. Who? Sino shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or dangerous word, or sword? Sino ang makapagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang trouble ba? Ang paghihirap ba? Ang pag-uusik ba? Ang katutuman ba? Ang kahubaran ba? Ang taba? O ang panganib? Sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kasi bilang born again Christian, alam mo ba na ang mga born again Christian, hindi lahat ng gusto mo nasusunod? Yes. Nakikinig pa ba tayo rito? Hindi lahat ng gusto mo nasusunod. Hindi lahat ng ibig mo nasusunod. Kung kalooban ng Lord, masusunod. Marami akong pinag-pray, hindi binigay ni Lord. Yung mga hindi ko pinag-pray, kalooban ng Lord, binigay ni Lord. Misan, pag hindi nasusunod ng gusto mo, di ba malungkot ka? Pangalawa, di ba ang buhay Kristiyano, aminin natin, hindi naman lagi masayang tunay. Tama? Yeah. Ang buhay Kristiyano, hindi lagi masayang tunay. Yeah. That's basically true. Misan may pag-iyak yan. Misan may paglumon. Misan may kagutuman, may fasting. At kung magkaminsan, hindi lang minsan, many times. And sometimes, all the times. All the time. Yan ang buhay Kristiyano. Oo, nasa bed of roses tayo. But remember, roses have thorns. Tayo ay nakahinga sa banig ng, sa kama ng rosas. Pero tandaan mo, ang rosas may tinig. Kahit saan ka pumunta sa mundo yung ibabo na ito, may laban ng buhay. May laban. Kaya mabuti pa, harapin mo ang laban. Huwag mong takbuhan ng laban. Kung ano pinapabigay ni Lord, ibigay mo. Kung ano pinapagawa ni Lord, gawin mo. Kung ano pinapasuko ni Lord, isuko mo. Kung saan ka pinapapunta ni Lord, puntahan mo. Hello? Huwag mong takasan. Kung may ito sinatakasan mo, wala nangyayari. Ba't di mo harapin? Amen? Who shall separate us from the love of Christ? Sino sa atin ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo? Okay lang na may humiwalay sa iyo. Okay lang na hindi ka sinagot. Okay lang na mayroon siyang ibang inibig kung sino man siya. Pero kang papayag na hindi ka magpapatuloy sa pag-ibig ni Kristo. Hindi porke minsan nagkasakit ka, hindi ka na mahal ni Kristo. Dumana ka ng problema, pagsubok laban ng buhay, hindi ka ng mahal ni Kristo. Ang totoo lang, eh, nung minahal ako ni Kristo, saan katutak ang problema dumating sa buhay ko? Eh. Totoo. Kasi binigyan niya ako ng experience. Eh. Pagkatapos akong bigyan ng experience ni Lord, binigyan ako ng experience. Eh. Amen? Yes! Ang kasunod ay Xperia tablet. Amen? Yes! Kaya pag nag-post ako ng mga pictures ang nakalagay from the Xperia album. Hello? Eh, tao pa po ba dito? Eh, kasi ginuha ni Joshua yung iPhone ko eh. Bakit na lang to? Paano ako? Wala na ako. May nagbigay sa akin, experiencing. May excellent pa, Xperia tablet na mga sunod. Oh, very good. Ito ang mga brutal.
Hinahawak-hawakan na naman nila experience. So, oo, oh, akin nga natin yan. Panakabuhan niya. E tao pa ho rito. Pero pag pinili nilang kunin yun, hindi ka pa pinibigay. Malibang may kapalit, di ba? Pero ibang may kapalit. Pero experience ultra, masyadong malaki, tablet na lang. Nakikinig ka ba tayo? Huwag kayong matakot na kayo ay bigyan ng Diyos ng experience karanasan. Sapagkat pagkatapos sa mga karanasan iyan, ang biyaya ng Diyos ay darating. Yes! Lord, bakit dumadaan ako sa mga itong problema pagsubok laban ng buhay? Hindi lahat ng pagsubok galing kay Satan. Ang pagsubok, lista mo, ang pagsubok na galing kay Satan, itutumpaka. Pero ang pagsubok na galing kay Lord, matatatagin ka. Amen? Palalakasin ka at ipupromote ka. Kaya pag dumating ang pagsubok, tanungin mo siya, Lord, ano itong pagsubok na ito? Iyo ba ito? O kay Satan? Pag nalaman mo kay Lord, ang sabihin mo, Father, just let it go. Amen. Take it away! Pag may inaalis ang Panginoon, take it away! Ganun. Sabi ni Joshua, paglabas ko ng dressing room, parang ganda ng Amerikano mo. Sabi ko, alam mo, nung unang panahon, anak, pinagtiisan ko ang Amerikano ng lolo, tabi-tabingi. Sinuot ko lang yan. Pero alam ko isang araw, papalitan lahat ng Diyos yan na maayos. Kung anong pinapasol sa iyo ng Diyos ngayon, huwag mong takasan, huwag mong takuhan, huwag mong tanggihan. Isang araw, magugulat ka nila, dapat siya bibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Isang pang malakas ang palakpang ni Lord. Kaya pag kinakausap ka ni Lord, o minsan kinakausap ng Lord si spouse mo, sa kanya pinadaan ni Lord, huwag kang magalit kay spouse mo. Tanungin ko sa Lord, Lord, yung sinasabi ba ni spouse ko eh, sa iyo magaling yun? O yung sinasabi ng anak ko, ng magulang ko, ng kapatid ko, o ni sister, ni brother, sa iyo magaling yun? Kasi minsan yung naninig mo at hindi mo gusto, ayaw mo eh. Tama ba? Tama ba ako? Kunyari, sinabi ni Mr. Mo, Mrs., marami ka bang bibili? Bibili ka ba ng bagong set, sala set? Kasabihin ni Mr. Mrs., bibili ka ba ng bagong stove? Unahin mo muna si Lord. Anong unahin si Lord? Pwede kasabi mo? Ang dalo ko ng pangarap stove at sala set, unahin pa si Lord. Bahala si Lord sa buhay niya. So, tanungin mo, baka naman binubulong kay Mr. Mo yun eh, di ba? E, tama ko ba dito? Misan, mabigat yung preaching. Mabigat ha? Tanungin mo si Lord, ako ba yun? O hindi? Tanungin mo. O sinabi ni Lord, ikaw yun, masasaktan ba ako? O hindi? Ganon. Atin ba ako uli? O hindi na? Kasabihin ni Lord, hindi mo na kinakala yung tanong yan. Patuloy ka kumatid. Kailangan ko ba? Kaya lagi may pangungusap ang Lord eh. He speaks in so many ways, in different ways. The Lord is speaking in different ways. Alamin mo kung ano yung pangungusap ni Lord. Hello. Akalain mo ba namang si Jesus, Matthew chapter 4, pinadala ng Spirit sa wilderness, eh ando si Satan. The second person of the Trinity was sent by the third person of the Holy God sa wilderness. And the Spirit led Jesus in the wilderness. And He fasted for 40 days and 40 nights. Hello? Lord, saan mo ko dadalhin? Sa Bombay 101 mo ba? Is Holy Spirit, saan mo ko dadalhin? Sa Bombay 101 mo ba dadalhin?
Hindi, masting ka. Masting ako! Kala ko dadalhin mo ako sa gobyerno, ano ko, sa sambo ko, sa sambo konji, sa Vikings, nag-pronunciation doon. Kala ko doon mo ako dadalhin. Hindi, masting ka ngayon. No, you see? Ito ang pagbabalito. Dapat marunong kang magpalit sa Holy Spirit eh. Kaya hindi palaging ganyan ang palapak mo. Hindi. Pag naramdaman mo talagang iba na ang lilin sa'yo ng Lord, alamabas ka sa upuan mo, sabayin ka. Be led by the Spirit of God. Hindi lahat ng gusto mo ay okay, at di naman lahat ng ayaw mo ay okay din, o hindi okay. Akalain mo ba nung Matthew chapter 4 verse 1? The Holy Spirit led Jesus in the wilderness. Kaya doon si Satan eh. Tapos fasting siya. Ano yun? Ako nung unang panahon, hinanap yung pagkain eh. Wala akong pakitang pagkain eh. Pag ginagwento ko sa mga full time ngayon na, natulog ako sa 2x4 na nakahoy. Totoo yun. Pero aminin ko sa inyo ngayon, hindi na ako sanay matulog ng matikas. This is true. Kapag tumihiga ako ng matikas, medyo nahihirapan ako. Pero dahil galing ako doon, kaya ko pa rin. Pero I must admit, ang tinihigaan ko ngayon ay malambot. Hindi na kagaya ng unang panahon. Ay ibang level na ini. Noon, natitiis ako sa mga sapatos na ang itigas, butas pa. Ay, ibang level na ini. May tao pa ho ba dito? Kahapon lang, isuot ko, parang ang laki-laki sa baa ko. Pero alam mo bang, very comfortable yun. Kasi ang buo nun, ang lambot nun. Ang sarap sa paa nun. Pag may nangas na sa'yo, isipa mo ba'y talasig yung medyo lang. Amen? May tao pa mo ba rito? Kaya sabi nga sa kanta, Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen to your voice. Ganun. Hello? Kitao pa ho ba rito? Dapat lagi kang nagpapalit sa Holy Spirit. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream. You know, dapat lagi kang nagpapalit. Pagising mo sa umaga, sabihin mo, Lord, sino man na makasalamuha ko, they will be blessed through my life. And they will bless me too. Nahihinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Dapat marunong tayong pagbalin sa Holy Spirit. Kaya nung sabi, who shall separate us from the love of Christ shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or dangers or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Ang bigat nito. Sabi ni Apostle Paul, alam mo, ano sa araw-araw ng buhay para kaming nasa katayan. Lagi kami tinatarget ni Satan. Pero anong sabi ni Paul? No! In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hindi! Dahil sa lahat ng persecution, laban ng buhay, atake ng kaaway, ang lahat ng ito ay napagtagumpayan ko. Dahil kay Kristo Jesus, hindi lang na magtagumpayan, sobrang na magtagumpayan ko. We are more than conquerors. Not just conquerors, but more than conquerors. Napagtagumpayan ko ang lahat ng laban buhay. Lahat yan ay tumating. Pero hindi ako ginapin yan.
Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. At basahin natin yung 2 Timothy 3:12. In fact, everyone, verse 10, you however know all about my teaching, my way of life, my purpose, faith, patience, love, endurance, persecutions, sufferings, what kinds of things happened to me in Antioch, Iconium, and Lystra, the persecutions I endured. Ito na tayo. Yet, the Lord rescued me from all of them. Anong na, may number, meron ba tayo next? Ano na, wala na? So, mga minamahal, truly, may mga persecution tayong mararanasan. Amen? In conclusion, persecution is common. It is a sign of fruitful Christian life or living. And it won't stop us because Jesus will deliver us from all kinds of persecution. Amen po ba? Truly, ang mga persecution dakating. Pero hindi tayo dapat mapatigil niyan. Amen. Sapagkat sa lahat ng persecution, pagsubok, laban ng buhay na dating sa ating buhay, ang lahat ng iyan ay ating mapagtatagumpayan. Kay Kristo, walang lugi. Kay Kristo, walang talo. Kay Kristo, laging tubo. At kay Kristo, laging panalo. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Sinuko mo na ba ang buhay mga Kristo? Ikaw ba ay umatras sa mga laban, mga pagsubok, tukso ng buhay? Kung hindi mo pa sinuko ang buhay mga Kristo, isuko mo na. At ba ikaw umatras? Muli kang bumalik at pag-decide na hindi ka naaatras. At kung negative ang kaisipan mo sa persecution, baguhin mo na ang iyong kaisipan. At kung ikaw ay natipigilan because of persecution na mamungan ng malaki, huwag ka nang mapigilan. Because decide for yourself now that you will give your best to God sa mga oras na ito. You will bring more souls to Jesus. You will give more to Jesus. You will give your life and talent to the Lord more. At gagawin mo ng lubusan ang kalooban ng Panginoon. Hararabashiri biyanda. Bottom of our heads and close our eyes. No one can defeat me.
my blood, even to the last fight. Come on! Pabayaan ko lang ang kalibad ka nang di ko natarapan, is Dr. God. Get the praise and worship ministry, just sing the song. Pagig lahat ng mga nakikinig at nanonood. The battle is not ours, but of God. We are always in the winning side. We are always in the victory side. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay mapagpagaling. Gawa ng Himala. Ang Diyos ay sumasagot sa patinangin. Ang Diyos ay nag-aahaw na nasa-tahas. Ang Diyos ay nagpapalas, nagbe-bless at nag-promote. At gagamitin tayo ng more mightily, effectively, this man than ever. I-commit mo ng malalim ang buhay mo sa Lord. Ikaw ang lumaban para sa pagsiyam mo. Ikaw ang lumaban para sa living room tayo ng kanin. Ikaw ang lumaban para sa ating bayan. At para sa bayan ng buong mundo. Give your life totally. Fully to the Lord. Give your best fasting for God. Give your best giving for God. Win more souls as pasasunyan. Serve God. Don't waste time. Kung may nakikita ka ng hihin at naglalamig na wawala, huwag kumayos sa kanila. O gusto maging magandang halimbawa ka na susundan nila. Tandaan mo mga pangungusap ng Diyos. Tandaan mo mga pangako ng Diyos. Panghawakan mo ito at ipaglapan mo ito. I-evangelize mo ang lugar ninyo. I-evangelize mo ang mga kapag-anak mo. I-evangelize mo ang lugar na kung saan ka pinadala ng Lord. I-evangelize mo ang friends mo at mga classmates mo. Naalala mo nga ang pastor na iyo. Orientation sa school ng anak ko. Na-late siya. Sa akin siya humingi ng sorry. Pagamatindi ako, stop. Kung pag-protestan ng school. Pastor, sabi niya sa akin, sorry, late ako sa orientation natin. Kinakailangan ko magbukas ng gawain kaagad sa PUP. Baka maunahan tayo ng mga komunista sa PUP. Okay, sabi ko. At nang nadiwala yung kapi, pinag-pray ko siya. Lord, samahan mo siya. Hindi dapat makuha ng mga aktivista, mga kabataan. Dapat makuha namin para kay Jesus. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of God. Yes, we will serve the Lord. We will serve.
I will serve the Lord. I will serve the Lord as for me and my house. We will serve. Kinausap ka ng Lord ng palagin. At itatalagang mo ng katotohanan ng buhay mo sa ngayon, mo ngayon sa Diyos. O muli mong itatalaga. At itatalaga mo man ang mas mataas. I know it. And you know it. Taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit. Taas mo, lift it up. Higher to God. And if you want to cry, just cry continually. And if you want to cry more continually. The Lord, you serve. The Lord, as for me. Pagsubok sa buhay mo. Pero pinatapang at pinatalag na kita, ikaw ang babae ng Panginoon. At gusto kong sabihin sa iyo ang sabi ng Diyos, hindi-hindi ka na mabubuhay kahit kailan. Hindi-hindi ka na atras kahit kailan. Hindi-hindi ka na susuko kahit kailan. Hindi-hindi ka na muling nahabilgol. Para bumagsak at tumatras o bibigay. Kundi itutuloy mo at patuloy mo, itutuloy ang laban. At ito ang sabi sa iyo ng Panginoon. You will speak more for God. You will teach more for God. You will prophesy more for God. Magiging mas matapang ka this time. At mas gagamitin kita more mightily and effectively in this final hour. At ihibungan ng mas marami pang buhay. Gagawa ka ng mga dakilang himala. Kung paano ang lubos na himala ay nararanasan mo ngayon. At ang mga matatagal mo nang inihintay, mangyayari ng magaganap. You know it before your very heart. You know it before your mind, people, before your very mind. And the Lord is saying unto you, I'm gonna fulfill them all. Today. Today means itong panahon ito. So the Lord is saying unto you, trust me more. For the Father is not ours, but of God. Ibabalik mo siya ng lahat. At ikaw ang magbabalik sa kanila. Bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan. Bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. Bibigyan ka ng Diyos ng suporta. Everything you need in this present life, sa paglilingkod mo, sa high calling mo kay God, God gonna supply all your needs. Huwag ang titingin sa kaliwat kanan, likod at harapan. Just always look up. Look up to Jesus. The author and finisher of our life. Taas mo ang dalawang kamay patungo ng langit. At kung ang prophecy kong ito, kaya at numbers ay para din sa'yo, pwede ka rin lumapit sa harapan. At kung gusto mong magbigay ng buhay sa Diyos, pwede kang lumapit sa harapan.
at kung gusto mong muling magbigay ng buhay sa Diyos, pwede ka rin lumapit sa harapan. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, isang hakbang lang patungo sa harapan. Come on, do it. Come on, do it. Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, maraming paniligtas, maraming magbabalik loob sa Diyos, maraming bubuksang gawain, maraming mariribay, maraming magkakaloob, maraming tutulong, maraming susuporta. More of this sa araw ng bukas. Lahat ng leaders at gustong maging leader, meron pong gawain bukas sa lugar na ito, alas 2 ng hapon. Wag po kayong ha-absent. More of this, ipapaliwanag ko ng malalim. Sabihan ng lahat, i-text ang lahat, tawagan ng lahat, i-post sa FB, at sabihin sa kanila, may gawain tayo bukas. Alas 2 ng hapon sa lugar na ito. Holiday tomorrow, dumalo tayong lahat at mag-imita pa tayo. We have leadership training and meeting sa lugar na ito. Sa Father, mayroon ang glory alone. Just let it blow. Everybody bow down our heads and close our eyes. Tinit ka tayong lahat para sa Diyos. Nang ibig sabihin, we will be a better.